So, wala talaga akong maibigay. At saka, wala rin akong kakilalang naghahanap na ganong afam. At saka, mahirap naman sabihin ko, afam, pwede magtanong sa'yo, naghanap ka ng ano, Pilipina? Hello mga best, kumusta naman kayo dyan? Sana okay lang kayo and sa lahat ng patuloy na nanonood dyan at nag-share ng inyong mga ideas and comments, maraming salamat sa inyo best. At sa mga bago, welcome sa inyo. Sana marami kayong matutunan dahil para din yan sa inyo mga best. At saka, sana huwag kayong magatubiling ishare ng ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas na ganito. So ang lula ay marami talagang araw na wala akong video kasi busy talaga at walang time mga best. So today's video, mag-react tayo sa isa sa nag-comment sa inyo. Actually, yung mga messages ninyo sa WhatsApp, pinabasa ko rin yan, best. Hindi ko lang mabasa lahat ng madalian kasi marami talaga akong ginagawa. At saka, marami akong tinitingnan, hindi lang yung WhatsApp, Yahoo Messenger, mga ganun, marami, best. At saka, yung mga anak ko ay gumagamit niya ng cellphone ko. So, isa sa babasahin ko dito, magbasa ako ngayon ng WhatsApp messages. So, actually, isa yung pinakagawan ko ng topic, yung itong napili kong isa. Kasi kahit ako mismo, nakarelate ako sa topic niya, sa tanong ng isa nating kapatid. So, meron na kaming usapan dito, yung binablock na niya yung afam na pasaway, and then at the end, sabi niya, sis, baka pwede mo akong bigyan na lang ng afam dyan. Baka may nakatago ka dyan. Wala talaga akong makita. Actually, yung message na yan, relate ako dyan, best. Kasi yung ako sa sarili ko, yung bago ako nakapaghanap ng afam, or bago ako nag-start na maghanap ng afam, yung mga pinsan ko ay may asawang afam. At way back nung bata pa ako, meron din i-partner sa akin pero hindi ko type. Pero nag-mature ng lola mo, parang nainganyo na rin ako kasi yung pinsan ko may asawang afam. At ang sagot niya sa tanong na ganyan, wala akong maibigay sa'yo. Kasi kung meron mang tao dito, hindi ko naman kilala yung ugali niyan. At saka if ever hindi kayo magkasundo, ako ang sisihin ninyo. Tapos sabi pa niya, gusto ng afam eh yung babaeng nandito sa country na to. So yung masagot na ganyan, relate ako. Tapos sabi ko sila, ano ba yan? Parang ayaw mo lang talagang mamigay. Parang mag-isip kayo ng ganyan. Pero naintindihan ko na yan yung ako na ang nasa sitwasyon. Yung sinundan pa nung kaibigan ko, yung matali kong kaibigan, ay nung hindi pa ako nagsisearch ng afam, dinadala ako sa internet cafe. Internet cafe, internet shop. Kasi sabi niya, nung doon ako sa bahay nila, gumagawa siya ng mga picture nilang dalawa, ginagawa niya ng parang libro. Nilalagay niya doon at may mga messages doon. At sabi niya, ngayong araw na to, ng ganitong oras, pupunta tayo sa internet cafe. Ganun, sinama niya ako, best. Tapos nandun yung afam niya. Yung afam niya actually, na-meet niya ata yun online din. Or, I'm not really sure, online or sa Makati niya na-meet. Basta, na-meet lang din niya yung afam na yun. Tapos, nagkita na sila noon, nagsama na sila, nag-banding na sila. Tapos, bumalik na si afam doon sa country niya. Country niya. Tapos, sabi niya sa akin, ganito si afam, ang bait-bait doon ang afam niya. Eh, syempre, wala akong afam nung time na yun. Tapos, wala namang idea paano mag-search. Tapos, sabi ko, ay, mahirap kasi maghanap ng afam na matino. Kasi pag nagsumali ka sa mga dating site, alam ko yung mga kaibigan ko sabi na wala nang matino, pasaway naman yan. Kahit naman yung sa newspaper daw yung iba naghanap, ganun, wala, pasaway din. Tapos sabi ko sa kanya, ang hirap naman maghanap ng afam. Eh, baka naman may kakilala yung afam mo. Yung mga ganun may afam. Kasi best friend ko yun, lagi kami nagtatawanan noon. So parang pabiro kong tanong sa kanya, pero nasa kanya yung sagutin niyo, hindi. Parang baka naman kakilala yung ano mo, yung afam mo, para at least kakilala na talaga niya. Tapos ang sagot niya, yung afam niya ay hindi din palabas. Hindi mahilig lumabas, makibanding. Medyo tahimik yung afam niya. Kumbaga, medyo may pagka-privacy. At saka yung sabi na may pagka-private yung afam niya. So, hindi mahilig sa banding-banding. Tapos sabi ng afam daw niya, tinanong daw niya yon, sinabi niya, baka may pamilya ka dyan, kamag-anak o kaibigan. Kasi yung kaibigan ko dito, gusto rin niya ng foreigner. Mabait to, ganun. Eh, sabi daw ng afam, wala daw siyang maibigay. Kasi yung afam daw nandun sa country niya, ay gusto daw ng babae na andun. At gusto daw na
hindi daw niya masyadong kakilala daw yung mga lalaki doon, so hindi niya masyadong kilala yung ugali. Eh, ganun din ang sagot ni Afam, baka daw magkagulo kaming dalawa, siya din yung sisihin. So sabi ko, parang ganun din yung sagot ng pinsan ko. Parang ganun, parang na-realize ko na, ay ano ba yan, parang wala talaga yung chance na maghanap ng Afam. Tapos yung tinuruan naman paano maghanap, tinuruan niya ako mag-search sa dating site, ganun, sumali. Ganun, wala pa rin, best. Tapos yung nag-aral na ako ng college, yung mga kasama ko sa school, ay dinadala din ako sa internet cafe na yun. Kausap nila yung mga afam nila. Naku, sabi ko, ano ba yan? Tapos yung kausap ko naman, puro mga pasaway, mga bastos naman. Tapos sabi ko na lang, ayoko na lang manghingi. Kasi ang hirap naman ang manghingi ka ng afam, wala namang ano, wala naman silang maibigay. Kasi ano ko na yan, intindihan ko yung sagot na yan, best. Kasi ako, sagot ko yan mismo sa tanong mo, ganun din ang sagot ko sa iyo, best. Kasi yung family ko, ako at saka si Mr. ko, work at bahay lang kami. Hindi rin kami mahilig sa mga banding-banding. At saka kung meron man kaming kakilala, hindi kami masyadong nag-banding noon, bihira lang. At saka may mga asawa na rin yon. Wala kaming kakilala ng mga binata, ganyan. Wala kaming ganun. So wala talaga akong maibigay. At saka wala rin akong kakilalang naghahanap na ganong afam. At saka mahirap naman sabihin ko, afam, pwede magtanong sa'yo, naghanap ka ng ano, Pilipina? Ang hirap naman ng ganon. Parang wala sa attitude ko yung ganon, best. So, wala talaga. Wala akong maibigay na ganyan. Pasensya na, best. Kahit yung mga pamilya ko, kamag-anak ko, mga pamangkin ko, naghanap din ang afam yun. Tinuruan ko rin sila na sumali sa dating site. Kasi wala din akong maibigay. Ang hirap naman magbigay sa taong hindi mo kilala. Alam nga naman, sabihin mo yung taong na kaharap mo doon, binata ka. Naghanap ka ng Pilipina, ito, kausapin mo to, ang hirap ng ganun, best. Kahit nung ano, yung kaibigan ng Mr. Ko, one time, matagal na panahon na yun, may anak siyang binata, nahihiya naman ako, sabihin mo, naghanap ka ng ano, Pilipina, i-partner mo sa iyo to, parang ganun, imukha namang walang interest sa Pilipina, ang hirap ng ganun. Pag destiny mo kasi yung afam, maiisip mo yung paraan paano. Kasi ako na napagod na ako sa kakaano ng idea ganun. Baka may kakilala ka diyan, ganung factor. Napagod na ako sa ganyan. So naisip ko, bakit hindi ako mag-search, sarili ko na lang ang maghahanap. So mas okay yung ganung ikaw yung maghahanap, best. Pinagpaguran mo 'yan at saka ikaw mismo ang makakilala sa afam na 'yan. Pat katulad ng ginawa ko. Napagod na ako manghingi, so ako na mismo ang nag-search. Ako na mismo ang naghanap ng paraan paano makatagpo ng seryosong afam. Kasi yung na-realize ko na hindi naman ako nakatagpo ng matinong kalahi natin. Hindi ako nakatagpo ng kalahi natin na feeling mo yun na talaga. So, sabi mo sarili ko na baka hindi sila ang destiny. Kumbaga, kaya naisip ko yung gano'n, sumali sa mga dating. Ang dami ko na sa liyang dating site, best. More than 20 years ago, so mga iba dyan, mga bata pa dyan, sabihin talaga, ano ba, tanda na pala ni Ate Sally. So, more than 20 years ago, naghanap na ako, best. So, ganong factor ang lola. Tapos, ang dami kong sinalihan. Wala na ako, napagod ako mahingi ng baka may kakilala ka dyan, bigay mo sa akin, mas madali. Swerte ka kung may kakilala ka dyan, best. Marami din akong kaibigan na binigyan sila ng kaibigan nila. So, yung kaibigan nila may kakilala, binigay sa kanila. Pero sa side ko, wala kasi akong kakilala, best. Hindi kami mahilig lumabas. Sa mister ko, wala din yung, hindi rin yan ganyan. So, may mga kasama sa trabaho, may mga asawa naman. Hirap naman sabihin mo, iwalay mo ang asawa mo, hanap ka ng Pilipina, ang hina, mga ganun. So, sariling sikap, best, mas okay yon. Kasi parang, ikaw mismo makakilala sa afam na kausapin mo. So, mas okay. Ganun ang ginawa ko. So, ako talaga ang naghanap. At kung meron ka kasing gusto, gawan mo ng paraan. At ipagdasal mo yan. Kasi kahit anong gagawin mo, pag walang blessings ni Lord yan, wala pa rin yan, best. So, pag hindi pa right time talaga, kahit anong gagawin mo, hindi mo talaga mahanap si afam. Pero ang importante dyan is tuloy-tuloy kang gumawa ng paraan. At huwag masyadong mamadali ng sarili, best. Kasi naiinis yung sarili natin dyan. Kumbaga, nawalan tayo ng pag-asa. So, ang ibig sabihin lang dyan, kung wala pa, ibig sabihin hindi pa right time. Baka si afam mo ay hindi pa ready sa'yo. Ikaw ay meron ka pang dapat gawin. Kasi ako matagal kong natagpuan si Mr. Ko. Kumbaga, nag-search ako na sa 20s, natagpuan ko Mr. Ko, 30 plus na ako, best. So, ang tagal. Pero hindi naman ako totally everyday nagsisearch talaga. Lalo na yung hindi pa ako graduate ng college. Every once a week lang, ganong factor. Pero yung nag-office na ako, so may time na ako noon. So, may laptop din ako. So, doon ako nag-search talaga. So, si Mr. Ko, na-meet ko siya, 30 plus na ako, best. So, matagal talaga siya. Ibig sabihin noon, yung Mr. Ko kasi, mayroon
pala siyang ugaling hindi ko gusto. Kasi yung naghanap ako, nagsabi ko sa Diyos, Lord, sana maghanap ako ng isang phone na matino, mamahalin ako at ako lang. Hindi kailangang milyonaryo yan, Lord. Importante may isang salita, responsable, at saka masipag. May pangarap, may pananaw sa buhay. Mapagkatiwalaan, ganong factor. Yung importante yung ganon. Mahalin ka at ikaw walang iba at tanggap ka kung sino ka. Yun yung pinag-pray ko. Yun ang, kaya doon ako nag-focus ako sa mga sinasabi sa mga profile ng mga afam. Tapos yung, ayoko nang lasing, Lord. Ganong factor. Bakit? Kasi ano, yung pamilya ko, may mga tao akong nakilala na pag nalasing na, nagwawala. Nagsimula ng gulo. Sigaw-sigaw dito. Parang naiirita ako. Parang nakakainis na. Kumbaga, hindi ko feel yung mga lasing ko nagwawala. Ganong factor. So, kaya sa mga kapatid ko, pag nag-inom yan, sinabi yung pag nakainom, matulog, ganong factor. Kaya, nung time na bata-bata pa ako, nasa 8 years old, kitang-kita ko na yung mga ganyan. Simula ng gulo dahil nakainom na. Kaya kahit bata pa ako, natuto na ako magsalita sa mga medyo matanda. Pinagsasabihan ko na yan. Kasi ayoko talaga ng mga lasing ko na naghahanap ng away. Kaya sa papa ko, dati yung bata pa ako, sabi, pag nakainom na, matulog. Kaya bata pa ako noon, nasa 8 years old pa ako, pag pinagsabihan ko na yung mga matatanda. Kasi yung iba kasi, habang uminom ng inom, tapos naging nalalasing na sa iniinom na madami, nagsisimula na ng mga topic na kung ano-ano. Kaya nag-aaway na yan. Ganong factor na. Ganong nagsunto ka na. Lahat na yan. Ganong factor. Kaya sabi ko sa sarili ko, Lord, pag nag-asawa ko, Lord, ayoko ng taong lasinggo. Isa yan sa pinaka-ayoko talaga. Ayoko ng taong lasinggo. Kaya yung mister ko pala, na-meet ko siya. Tagal ko siyang na-meet. Kasi yung time pala, nagiinom pala talaga yan. Talagang kung uminom yan, magdamagap. Pero may ano kasi, bira lang yan. Pag once a week lang, parang ganun. Pero pag nag-inom naman yan, talagang hanggang magdamag yan. Kasi para sa kanya, free time naman niya. At saka wala naman siyang pamilya. Wala naman siyang ganun-ganung factor. So yung mga kaibigan niya, nasa parang cafe yan siya best. So, especially for inuman yan. At merong kunting pulutan. So mga tao dyan, nag-iinuman yan hanggat magdamag. So ganyan ang ginagawa ng mister ko. At sabi pa ng kapatid niya, ay nako, hindi na nga yan mag-drive ng kotse kasi bawa na, lasing na, hinatid niya ng ano, magta-taxi niya pa. So, ganun pala siya before. Kaya pala hindi ko siya na-meet. At saka na, ano lang ng mister ko, yung mag-47 na siya, malapit na kami mag-meet, na-realize na niya, ayoko nang mag-inom. Parang bigla lang niyang naisip na ayoko nang mag-inom. At nung time na yon, nag-office na, tapos na ako ng pag-aaral sa college noon at saka nag-office na ako. So parang ready na ako to meet my future husband, parang ganun. So ang mister ko, bigla lang siyang nagbago ng isip na ayoko nang mag-inom. So hindi na siya nag-inom at doon kami nag-meet. So ibig sabihin noon, pag matagal mo na meet ang afa mo or hindi mo pa talaga na meet, marami kang pagsubok na naranasan diyan, mga pasawaying afam diyan. Isipin mo best na leksyon yan sila. Dapat may natutunan ka sa bawat pasaway na afam na lumapit sa iyo. Hindi yan ibig sabihin na, ay, pasaway yung na-meet ko, ayoko na. Ayoko na mag-afam. Siguro walang afam para sa akin. Siguro wala, nakakainis na. Pero baka hindi pa talaga right time yan. Katulad ng nangyari sa akin. So, tuloy-tuloy ka lang maghanap. Isipin mo na pasaway yan. Ibig sabihin, dapat may natutunan ako sa afam na itong pasaway na to. So, sunod, iwasan ko na yung ganito. So, ganun yan. Hindi pa right time yan. Pag right time na yan, best, darating yan na hindi mo inaasahan na wala ka na masasabing no, no, no. Kasi puro ka na lang yes. Kasi right time yun. Kaya huwag masyadong magmamadali. At saka, mas okay yung naghanap ka na afam na sarili mong sikap. Pero kung meron ka naman ibang taong willing magbigay at meron silang ibigay at mabait naman, ay, grasya yun, best. Mas yung opportunity yun. Pero kung wala naman, katulad ng ako, marami akong naranasan ganyan, puro wala. So, sabi ko, ako na lang maghanap. Mas okay yun. So, naghanap ako at nahanap ko ang mister ko. At matagal siyang nahanap kasi merong panginaayos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ganun yun. Kaya huwag kayong magmamadali, best, na makatagpo kagad ng afam. Mas marami kayong kausapin, mas okay. Mas, kumbaga, select the best kasi yan. Collect and select. Hindi naman pwedeng isa lang ano mo. Pipilian mo. Ang daming afam. Mamili ka dyan, best. Maraming afam dyan, pero meron at meron talaga matino na may meet mo. Merong iba dyan, friends lang. Kasi ibig sabihin, yung friends na yon magbigay sa'yo ng leksyon yon. Mag-guide sa'yo yon. Kasi yung bago ko na-meet ang mister ko, marami din akong nakilala na matino. Pero yung iba kasi friends lang kasi may asawa na sila kaya friends lang talaga ang gusto nila. Gusto nila akong i-keep
Kumbaga, sabihin ko, I'm looking for my future husband. So sinabihan ka naman ang fam mo, this is not a right time yet, and there's so many fish in the sea, mga fishes in the sea, shishi. Dami daw isda sa dagat, ibig sabihin maraming afam. So, hindi pa right time, huwag ka mawala ng pag-asa. Meron at meron talaga nakalaan sa'yo. Yung mga afam na nag-advise na gano'n, so, pinagtsagaan ko yung mga gano'n. Kasi maganda naman yung mga pinagsasabi. Siyabe. Pero yung mga afam na pasaway, basura ka dyan. So, sa mga nangihingi dyan, wala talaga maibigay best. Pasensya na kasi kahit ni isa sa mga pamangkin ko, dami kong pamangkin na dalaga. Dami kong mga kaibigan na mga dalaga. Wala akong isang nabigyan. Kasi wala namang kakilala dito best. Tsaka, hindi kasi kami palalabas. Hindi kami makabihira lang kami makabanding sa mga kilala namin. Bihira lang yan. Tapos, ano, mga may asawa na rin yun. Kagaya na sinabi ko, hindi ko naman kaya sabihin na, binata ka dyan. Baka may ano ka, may kakilala kasi naghanap ng Pilipino. Parang sinabihan nga ako ng mister ko, magtayo ka na lang ng sarili mong agency. Ganun pa. Sinabihan ako ng mister ko. Kasi yung mister ko, wala din siya kakilala. May kasama sa trabaho, may asawa naman na. Ganun factor. So, mag-search na lang kayo. Best yun ang advice ko. At saka kung meron kayong pasaway na na-meet, normal lang talaga yan. Lahat ng naghahanap, naka-experience talaga ng mga pasaway na afam. Huwag nyo lang mamadaliin ang sarili ninyo. Kasi maano lang kayo dyan, masasaktan lang kayo. Kumbaga maano lang kayo, mawalan lang kayo ng pag-asa, maisipan nyo na, ayoko na, baka wala talagang nakalaan sa akin. Ganun, nakalaan siya akin. Baka wala talagang nakalaan sa akin. Ganun, huwag kayong mag-isip ng ganyan best. Magbasa mo na ako ng comment. Maraming salamat sa pag-share mo, basta haba ng ano ko dyan, ah. Sinasabi, pero meron yung mga, may mga nilalaman yung mga sinasabi ko best. Hi, San Temple, thank you. Great video. You've answered a lot of questions that I had. All the best blessings to you and yours. Thank you, kay San Temple. Hi, Owen Clark Flaga. Yung problema, ma'am, hindi masin ako ng profile. Ha? Unsa na best? Unsa na Bisaya gano? South Bisaya diha. So, ang problema hindi masin ako profile. Nga, anong nangyari? So, nag-error ba? Try mo i-change yung ano mo best. Try mong i-change yung profile pic mo. Profile pic ba ang binabanggit mo dito, tinatanong? Try mong palitan yung picture mo best. At kung ayaw talaga, mag-message kayo sa meron silang contact, ano dyan, email address, mag-email kayo, tanong nyo best. Kung anong problema ninyo, sabihin nyo, ganun. Kay Young Cardan, tama, hiwalayan mo na yan sis. Hindi pa yan ready na magpakasal. Baka may ibang kachap pa yan. Hanap ka na lang ng iba. Sayang oras at pera mo doon sa ayaw magpakasal. Ang hirap naman ng ganoon. Kay Julia Gotimo, shoutout sa you, Besh. Yes, go, okay ka. Ganun pa ito. Sa akin po, honestly and frankly, mukhang wala akong naisip na happy po ako. Ganon, nangyari. Ganon. Sa akin, madam, for friend only lang para mawala ang stress dahil ang asawa ko, lasinggero. Hindi ko naranasan na buhay na masaya. Ayan, ano ba yan, best? Hope sana may mabait. Oo nga, sana po mayroong ganun. Darating na very honest. Ako po, matanda na rin ako. Ganun factor, best. Sana may ganun sinasabi mo na totoo. So, mukhang ano, friends lang hanap mo, best? Baka wala naman masama ang friends lang hanap mo. Hanapin mo yung afam na binata. Na walang problema. Kasi kung may problema ka sa buhay, idadagdag niya na yan sa iyo, best. So, kayong mga naghahanap ng afam, piliin niyo yung binata, best. Ang hirap kasi yung pumatol kayo sa mga... Marami kasing ano, mga afam din na may asawa na naghahanap pa ng ibang babae. Maraming ganyan, best. Bakit? Kasi sa asawa nila, nagluloko na. How about you? Paano ikaw? Lulukuhin ka rin yan. Pero marami ding afam na ongoing na yung divorce nila kasi yung asawa nila naghanap na ng iba, so wala na silang choice kundi maghanap din sila ng iba. So tanongin nyo, anong sitwasyon ng afam ninyo best? Depende kasi yan sa anong sitwasyon ng afam. Mahirap kasi pumatol kayo sa mga afam na may asawa na. So obvious naman, may asawa siya, naghanap pa siya ng iba. So kung nagawa niya sa kabila yon, gagawin niya sa iyo yun. Eh, maliban na lang kung sabihin niya, dahil ang asawa niya, nag-asawa na rin. So wala na siyang choice kundi maghanap din siya ng iba. Eh, kung ganun ang rason, okay, patunayan mo muna yung divorce na kayo. Ganun pa. Chris, meron na akong kakilala dyan. Yung afam niya, chismosa talaga. Meron na akong may kakilala dyan. Yung afam niya is may, ano na, may asawa na at may anak. Pero, ano na sila? Divorce na sila ng asawa niya. Kasi nga yung asawa niya, unang naghanap ng ibang lalaki. So, yung boyfriend niya is
sabi niya, nag-meet sila, wag na muna silang magpakasal kasi inaayos pa nila yung divorce. Meron pa silang inaayos. Kung ba, divorce nila, nasa ano na, okay na yung divorce nila, pero meron pa silang inaayos. Pero yung affam niya, lagi namang nagpapakita sa kanya, binibisita siya dun sa kung saan yung kaibigan natin, nasa ibang bansa siya nagtrabaho, yung kaibigan ko. So yung affam niya, pabalik-balik sa kanya doon. Tapos sabi ng affam, pag okay na talaga kami, wala na talaga yung okay na yung inaayos namin problema, saka na kita pakasalan. Matagal silang ano, bes? Matagal silang nagpakasal. Minabot ata ng 4 years. Pero ang kagandahan doon, kasi si affam halos sa isang taon, pabalik-balik mapera si affam. Sa isang taon, ilang beses yung pabalik-balik doon sa kung saan nagtrabaho yung kaibigan ko, sa ibang bansa. Pabalik-balik, so hindi naging boring yung relasyon nila. Lagi silang nag-bonding ng affam. Seryoso talaga si affam. Tapos yung wala ng problema si affam, na okay na, kinuha na siya, nagpakasal sila. So, sumama na si affam sa probinsya, sa atin sa Pinas. Saka pumunta na sila sa country ni affam. Nagpakasal muna sila sa Pinas. Tapos andun na sila, so masaya sila. So, ang sitwasyon naman ni affam is yung asawa niya ang unang naghanap. Mahirap din yung ganun. So, at least yung affam niya mabait. Mabait talaga. Yung asawa lang yung nagloko. Ganun. So, hindi natin alam yung dahilan, bes. So, Diana, ka man sa good day si Sally. Ang ganda mo po sa suot mo. Maraming salamat, bes. Para kay Sander, basura mo na yan. Kung ayaw kanyang pakasalan, hanap ka na lang ng affam na may balak sa'yong magpakasal. Pray ka lang kay God. Tama si Sally. Prangkahin mo yan. Happy Sunday to all. So, maraming salamat sa iyo, bes. Kay Sister Marjorie Tupas Vlog, yung affam niya, best na-meet niya sa Christian Filipina, and masaya din ako para sa marami na kayong nakatagpo dyan sa Christian Filipina, best. Sister Diana Cabansag din, Sister Proud Surigao, marami na kayo, best. Hindi ko lang nabanggit yung iba, so I'm sure marami na kayo talaga dyan, so masaya ako para sa inyo. Hi Ate Sally, have a wonderful day, and God bless you and your family. Naku, babe, as a... Sabihin mo kay affam na yan. Sabihin mo na hindi ka naghanap ng lalaki to have fun. Sumali ka para makasama habang buhay. So, sumali ka sa dating site para makahanap ka ng affam na makasama habang buhay. Tama, best. Prangkayin niyo yung affam niyo. Kasi yung ma-affam na kasi dyan, pa wala dito, wala doon. Thanks for your advice, Ate Sally. Nakahanap ako ng lalaki magpakasal sa akin. Sana makahanap ako ng lalaki. Sister Malwang TV. Shoutout sa you, best. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga best. Good luck sa inyo. Take care, stay safe. God bless.